parating sa itaas na katingin. Nagkaantay na, ang yan, nagsisigawan sila. Magsasawar ka, magsasawar na mamango. Dahil yun ang sinuwang ko niya, ang sign na maladating ang petal at namamango. Eh, naglabasan kami. Nakita namin, mataas na mataas. Hindi sa tabi, hindi sa ano. Basta talagang kita yung galing talaga sa ano. Sa alapaak. Parang madaming may itim sa langit. And I saw petals, rose petals, red rose petals falling. Not falling straight, but sort of fluttering down. Nasama-sama sila. Hindi sila nag-iwahiwalay. Pero may direction sila ng pinupuntahan. Parang gumaganon-ganon sila. There were only very few petals falling from out of nowhere. We did not know where it came from. It cannot come from anybody. Sari-sari ang karanasan ng mga nakasaksi. Mayroong nagsalaysay na sa kainitan ng araw, wala ni isang ulap sa langit. Biglang babango ang hangin at makikita ang mga bulaklak na nakalutang sa kalangitan. Marahan itong nahuhulog at habang bumababa ito, biglang naghihiwalay at nagiging talulot. Ang iba naman, naranasan ng milagro sa gitna ng matinding ulan. Nahuhulog daw ang mga talulot na parang laban sa direksyon ng hangin. Walang nakikitang pinanggagalingan nito at kahit saan man magmula, sa kumbento pa rin ang bagsak. Noong 18 ng Nobyembre, ang unang ginang na si Aurora Quezon mismo ang nakasaksi sa milagro. Ayon sa siyentipikong pagsusuri ng kagawaran ng agham, napag-alaman na hindi katutubo dito sa Pilipinas o sa Asya ang rosas na pinanggagalingan ng talulot. Sa Rusya lang umano tumutubo ito. Ang pinakamalaking kababalaghan ay ang mga larawan na nakikitang nakaguhit sa talulot. Naaaninag ng maliwanag si Jesus, ang banal na pamilya o ang mahal na birhen kapag sinilip ang mga talulot sa liwanag. Samantala, ang Obispo Versosa, ang Obispo ng Lipa noong panahong iyon, ay nababahala dahil sa mga balitang natanggap niya tungkol sa milagrosong imahen sa Lipa Carmel. Ang kanyang pagkabalisa ay dahil anya lingid sa kanyang kaalaman, nagpagawa ang mga madre ng imahen at lalo siyang nangangamba dahil inilabas nila ito sa publiko ng walang pahintulot. Noong 19 ng Nobyembre, nagpunta siya sa monasteryo. When Bishop Versosa heard about this, there are many people coming to it, he would like to stop it. Because Versosa is a man who would not believe so easily. Sabi ng madre, Monsignor, how about coming to the monastery and visit us? Sabi ng bishop, to visit you. No, I will go there not to visit you, but see to it that my orders is going to be fulfilled. When he reached the place, the monastery, when he opened the door, a shower of roses at his very steps came. A shower of petals fell on him and he knelt down. And he could not utter any word. His feet were surrounded by petals. Nagulat yung bispo. Ginampun na rin yan. Petal of flower. Marami. Almost one plate. Almost one plate? And the bishop started looking around, trying to find where the petals came from. That was the only time I witnessed the shower. According to Romy, the old man knelt down and then he prayed. And then, when the sisters came out to talk to him, he was astounded. When the bishop left, he told the prioress, you can return the statue to the window. And by that, he did not prohibit anymore the people from going to the place, and he did not prohibit the celebration of Mass. So he sent some of the spectators to Rome. They had written the letter to the Pope. As a private gift,
telling the Pope the events there. Personal, not official. Maraming milagrong nangyari. May gumaling makatapos pahira ng talulot o sa paglagay ng tubig na pinagbabara ng mga talulot at iniwanan sa paanan ng imahen. Dito nagsimula ang debosyon ng maraming Pilipino kay Maria, tagapamagitan ng lahat ng biyaya. Inimbestigahan ang nasabing aparisyon sa lipa ng mga pinuno ng simbahan. Ayon sa kanilang hatol, "We, the undersigned archbishops and bishops, constituting for the purpose a special commission, having attentively examined and reviewed the evidence and testimonies collected in the course of repeated, long and careful investigations, have reached the unanimous conclusion, and hereby officially declare the above-mentioned evidence and testimonies exclude any supernatural intervention in the reported extraordinary happenings, including the shower of petals at the Carmel of Lipa." Pinirmahan ng isang arsobispo at limang obispo ang kasulatan. Ito'y sila Arsobispo Gabriel Reyes ng Maynila, Obispo Cesar M. Guerrero ng San Fernando, Obispo Mariano Madriaga ng Lingayen, Obispo Rufino Santos, Administrador Apostolico ng Lipa, Obispo Vicente Reyes, katulong na Obispo ng Maynila, at Obispo Juan Sison, katulong na Obispo ng Nueva Segovia. Base sa hatol ng komisyon, naglabas din si Obispo Rufino Santos, ang pumalit kay Obispo Versosa at kumakatawang tagapag-alaga ng Arsobispado ng Lipa ng utos na hindi na mamimigay ng rosas o tubig. Itago sa loob ng kumbento ang imahen, lahat ng madre pati na ang tagalabas ay dapat manatili sa loob ng monasteryo maliban kay Sister Elizabeth para sa mga pangangailangan ng kumbento. Walang pwedeng dumalaw o sumulat man lang sa kumbento hanggang sa dumating ang kautusan ng Roma kung ano ang desisyon tungkol sa nasabing aparisyon sa lipa. Ito ay inilabas noong 12 ng Abril, 1951. May mga lumabas na mga balita na tila baga nagsasabog ang mga madre ng talulot mula sa bintana sa itaas ng kumbento. Lumaganap din ang pakutyang paratang sa mga madre na gumamit sila ng bintilador para liparin ang mga talulot. Naglilikom lamang daw sila ng pondo para makapagpatayo ng kapilya sa kumbento. Samantala, ipinag-utos din na sunugin lahat-lahat ng bagay, mga talulot, sulat at lahat ng gamit patungkol sa nasabing aparisyon. Kasama na rito ang talambuhay ni Teresing at ni Mother Cecilia. Pati na ang imahen, ipinasusunog din. Ngunit lihim na itinago ito ng mga madre. Sa kanilang kababaan ng loob, sa matinding takot, sa mabigat na parusang katapat ng pagsuway sa komisyon, tahimik at maamo nilang sinunod ang lahat ng ipinag-utos. Gaya nga ng sabi ng Birhen, ang mga pangyayaring ito ang magpapatunay na maraming pasakit at kabiguan ang matatamo. Kabilang na dito ay ang pag-alis sa posisyon nila Obispo Versosa, Obispo Ovyar, ang Mother Cecilia at si Sister Mary Ann. Si Teresing naman ay nabigo sa kanyang hangaring maging madre. Pinayuhan siya ng Mother Teresa of Jesus na kusa na siyang magpaalam dahil hindi niya nasunod ang alituntunin ng Carmel na manatili sa kumbento ng isang buong taon dahil ilang beses siyang ipinatawag at dinala ng komisyon sa Maynila para sa imbestigasyon. Ayon sa reaksyon ng mga tao, lahat sa loob at labas ng simbahan ang nagulat sa bilis ng hatol at sa karahasan nito. Walang nalathala, ngunit maitatanggi ba na para sa mga nananalig at deboto ng Birhen sa Lipa, maihahalin tulad ang damdamin sa isang pamilyang naglalamay sa burol ng bagong silang na sanggol.
Mula sa labis na kagalakan at kasiyahan, ibinagsak ang kanilang pag-asa. Lalo pat, ang mahal na inang may maibibigay na lubag ng loob ay hindi maaaring malapitan. Napakatindi marahil ng kanilang pangungulila. Para sa mga madre ng Carmel Lipa, doble ang parusa. Bukod sa pagdadalamhati, sila ang pinatatamaan ng lahat ng sisi, pagtuya, duda at pang-aalipusta. Wala silang magawa upang ipagtanggol ang kanilang monasteryo pagkat pinagbawalan silang magsalita tungkol sa nasabing aparisyon. Hindi matanto ng mga Pilipino ang kanilang kalooban. Pagkabigo, lungkot, naguguluhan, takot o galit. Ang tanging lunas lang ay ang tanggapin, magpakababa, sumunod, magtiwala, at higit sa lahat, tumahimik. Sa ganitong paraan, nagdaan ang mga taon. Mahigit na 40 taong hindi nakita ang imahen ng madla. Gayunpaman, ang tapat na pagmamahala ng ina sa mga anak at ang mga anak sa ina ay hindi kailanman maipagkakaila.